Yon, good day, musta? At today, mag-i-install tayo ng ito, 6-row oil cooler. At yan, papalitan na natin yung stock na oil cooler natin. At wala naman akong issue dun sa stock natin. Gusto ko lang itry tong 6-row na oil cooler. Kaya yan, bumili ako. At syempre, dagdag forma na rin. At yan, nabili ko lang to ng 900 pesos. Pinabili ko lang galing sa Manila at dito ako sa Pangasinan. Pinasabay ko lang to at yan, buksan na natin. At yan, may cover siya. Kaya yan, o, yan yung kinuha ko. Maganda yung forma niya. Yan o. At wala siyang kasamang ano, banjo bolts. At try nating isalpak yung sa stock kung papasok siya. Pag hindi papasok, yan, bibili na lang ako ng banjo bolt niya. Yan o. Pogi. At yan, alisin na natin yung stock oil cooler natin at install na natin to. At pag mag-install pala kayo nito, mag-a-add kayo ng 85 ml na oil. At yan, kung yung nilalagay nyong oil ay 1 liter at 250, dagdag lang kayo 85 ano, ml na oil. Yung sa akin, hindi ko muna malalagyan kasi hindi pa ako nakabili sa bayan. At pagkatapos na ng video na to, saka ako siya lalagyan pag nakabili na ako. At yan, gagamit lang kayo ng 14mm na socket para dito sa baba at katala pang kontra dito sa taas. At luwagan muna natin tong mga banjo bolts niya, saka na natin alisin dito. At yan, naluwagan na natin, isunod na natin yung dito. At yan, alisin na natin ng diretso. At yan, inalis ko siya ng pabaliktad para hindi matapon yung oil na nandito sa loob niya, para hindi sayang at maibalik pa natin mamaya. At lalagay ko na lang mamaya to sa ano, sasalin ko na lang sa bote para maibalik ko. At yan, install na natin yung 6-row na oil cooler. At ito yung pagkakaiba ng dalawa. At yan. At kunin lang natin tong ano niya, bushing niya dito. Ilagay natin doon sa bago nating ano, oil cooler. At yan, siksik lang natin. Yan. One down. Two down. At yung banjo bolts, try natin kung papasok dito yung stock. So yan, hindi siya pumapasok. Yung thread nito masyadong pino. Ito naman medyo magaspang siya. At pupunta lang ako saglit ng bayan para bumili ng banjo bolt, kung makakahanap ako. At ito, nakabili na ako ng banjo bolt. Yan. At
nahirapan akong maghanap nito, wala sa mga motor shop. At nabili ko lang siya sa bilihan ng mga gamit ng mga traktora, ng mga jeep, ganyan. Doon ko to nabili. At ang price niya ay 120 isa. At kaya yan, medyo mahal. To 40 dalawa. Yan siya. No. At nakalimutan nating bumili ng oil na idadagdag natin. Kaya sinasabi ko na nga ba, may nakalimutan akong bilhin. Yan. At yung mga size ng banjo bolt, hindi ko natanong. Basta't kung bibili kayo, dali nyo na lang tong oil cooler para masukatan. Kasi ito, sinukatan lang nila. At yan, install na natin to. At huwag kakalimutan yung mga copper washer niya para hindi tumagas. Ito yung sa stock. Ayan. Ayan. Copper washer. Ayan. At 14 mm pa rin na socket. At yan yung sa kabila din, mamaya na natin higpitan. At yan, tsaka na natin higpitan. At yan na yung forma niya. Yan o. Ganda niya ng tignan. Mas lumaki. Yan o. Pogi. Mga lods. Hindi totoo yan. Bola lang yan. At yung hose natin, yan o. Medyo bumaluktot lang siya ng unti. Pero hindi naman nakaka-apekto sa pagdaloy ng oil yan. At hindi naman siya tumatama dito sa my fender. Yan o. Yan, pogi. At yan, start natin yung engine kung dumadaloy ng maayos yung oil niya at kung umiinit yung oil cooler niya, para kung umiinit yan, good, dumadaloy yung oil ng maayos. At yan, start na natin. A few moments later. At yan, 30 minutes na natin siyang pinaandar. Yan. At uminit yung oil cooler natin, kaya good yan. Kasi pag uminit yan, ibig sabihin nun, dumadalo yung oil dyan. Yan. Mainit, magkabilaan yung hose niya. Kaya goods. At yung dito niya sa may banjo bolts, sa may wala namang tagas, chinit ko na magkabilaan. Kaya okay. Yan.
Yan. Goods. At hanggang dito muna tayo mga idol. See you next vlog.